Rosalie, ano yung reaksyon ng Makabayan Bloc lawmakers dito sa panibagong harassment na ginawa ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea? Aga pare-parehong kinundena ng Makabayan Bloc lawmakers yung ginawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Pero nagtataka si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa anay kawalan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Junior sa pinakahuling pangyayari sa pinagtatalo ng teritoryo. Ayon sa kongresista, hindi pwedeng business as usual ang Pangulo sa isyung ito at hindi sapat ang pagkondena lamang sa aksyon ng China. Isang Philippine Navy service member ang naputulan ng daliri at anim na iba pa ang nasugatan kasunod nga ng banggaan ng isang Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal araw ng Lunes, June 17. Ayon naman kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas, dapat dalhin na ng pamahalaan sa international bodies gaya ng United Nations ang ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng mga mambabatas, dapat ding ipatawag ang Chinese Ambassador sa Manila kaugnay ng insidente. Nananawagan din ng Makabayan Bloc lawmakers sa pag-demilitarize sa West Philippine Sea. Ito'y lalo na't nangyari ang pinakahuling girian sa kasagsagan ng isinasagawang military exercises ng Japan, Estados Unidos, Canada at Pilipinas. Naniniwala naman ang isang mambabatas na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores na dapat ang Armed Forces of the Philippines na ang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at ng protective maneuver sa WPS at sa ating exclusive economic zone. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cons.